Hello and good day, Core 006 students. So ayan, module 9 na tayo. Malapit-lapit na tayo sa katotohanan. Ayan. And so, for module 9, we will be talking about illustrating the central limit theorem. Ayan, sa title pa lang ng module. Hirap. Sobrang hirap. Actually, itong topic na to ang isa sa pinakamahirap na ma-encounter ninyo ngayong SEM. Ayan, so pinauunahan ko na kayo ha. Baka ma-shock kayo. So, para malaman kung ano yung tinutukoy ni Ma'am Tintin, let's proceed kay Central Limit Theorem. Ayan, so for this certain topic, we will be using this formula. So, we have standard deviation of mean is equal to standard deviation all over square root of sample size. Ayan, so where yung symbol na yan is called standard deviation and our n is called our sample size. Diba ang hirap? Ang haba ng formula. Ang haba, super. Okay, so let's move on to our first example. So for example number one, suppose a population has a mean of 180 with a standard deviation of 20 pounds. Find the mean and standard deviation of the sample means for sample size. A, when n is equal to 65 or kapag daw ang sample size natin ay 65. So very basic, ang gagawin lang po natin is isa-substitute natin siya sa ating formula. So take note, given sa word problem natin ang standard deviation, so ilista natin siya bago tayo mag-substitute. Ayan. So we have this formula all over square root of n. Substitute natin, our standard deviation is 20 and our sample size is, do not forget the radical sign, square root of 65. So using our calculator, napakahirap, i-input mo lang siya. We have fraction 20 all over square root of 65. Ayan. So we have our answer. Kukunin po natin is 2 decimal points or 2 decimal points right after the number. So our final answer will be 2.48. Ayan. So our answer for letter A is 2.48. Of course, meron tayong letter B. We will be using the same problem. Suppose a population has a mean of 180 with a standard deviation of 20. What if ang sample size naman natin is 145? So, gaya ng ginawa natin, just simply substitute. So, we have standard deviation all over square root of n. But our standard deviation is equal to 20. All over, ang sample size natin for letter B is 145. So, substitute. Fraction 20 divided by square root of 145, yes, is equal to, again, 2 decimal points right after the number. Final answer will be 1.66. So, same problem, kapag ang sample size natin ay 65, our answer will be 2.48. But if our sample size is 145, our answer will be 1.66. So that's for example number 1. Let's move on kay example number 2. Ayan. Baka mamaya magpanik kayo, meron na kayo nakikitang table. Ayan. So ito yung unang way kung paano siya i-solve. Ito yung pangalawang way, paano naka-table po siya. So, given ang sample size natin nakalagay sa table, at yung magiging sagot natin, isusulat lang natin dito sa mga blank sa table. So, let's read. Suppose the population mean for the first major performance task score of FinMed students is 550 with the standard deviation is 70. Find the mean standard deviation of the sample means for sample sizes shown on the table below. Round off your answer to 2 decimal places. Ayan, so ito yung table natin given ang mga sample size na 1, 2, 3, 4. And sa second column, hinahanap niya ang mean of the sample means. In order for us to, para malaman kung ano nga ba yun, balikan natin yung problem. Ayan. Basahin ng maigi
understand, read, and analyze. So sabi niya, suppose the population mean for the first major performance task score of FinMaEd is 550. So, matik, nakikita mo dyan na ang mean natin is equal to 550. So, isusulat mo lang siya dyan. Take note, na kung ano yung mean mo dito sa isang sample size, yun ang magiging mean mo sa lahat. Bakit? Dahil iisang problem nang sila nag-base. So, kung ano yung mean mo dyan sa nauna, yun din po ang gagamitin mo sa mga susunod. Okay, so isulat natin lahat, 550. Next, meron na tayong standard deviation, meron na tayong mean. Pwede na natin siyang isolve. Okay, so we have... Unahin natin si 40. Take note, this will be our standard deviation. So, formula, we have 70 all over. Sample size natin is 40. Do not forget the square root sign. Square root of 40. It is equal to, okay, 11.07. Again, 2 decimal points, mag-round off. So, we have 11.07. Next. Papalitan lang natin yung sample size. Gagawin natin 90. Again, 2 decimal points. We have 7.38. Third, what if our sample size is 120? Then ang magiging standard deviation of the mean natin ay 6.39. So, we have 6.39. And last, what if our sample size is 190? Ang sagot natin ay 5.08. So, ganun lang kasimple. Kapag table, just simply substitute kung ano yung mga nakuha mong sagot. Kapag naman itong way number 1, yung ABC siya, or parang nakabullet type, isusulat mo lang yung sagot. So, yun. Tapos na. So, that is all about Module 9, illustrating the central limit theorem. Akala mong hirap-hirap kasi merong theorem na nabanggit. Pero, ganun lang po siya kasimple. Isa lang ang gagamitin nating formula. Ang kailangan lang dito is palinawan ng mata at dapat marunong kang mag-analyze ng given problem. So, that's it. Thank you so much for listening, for watching our video. Pag may tanong, huwag kayo mahihiya mag-message sa amin ni Sir Jason. Bye!